Hi guys, this is your mentor Billy de la Fuente and you are here right now sa Halahala Rizal. Dahil sobrang committed kami to give you vlog contents every week, andito tayo ngayon para pag-usapan how to overcome procrastination. So kung ikaw yung tipong tao na palagi mong ipinagpapaliban yung mga bagay na dapat mong gawin, eto, maganda. Bakit? I-share ko sa inyo yung mga bagay na tunan ko sa mentor ko na si Dr. Dennis Wheatley. Simulan na natin! Mas lalo nating maintindihan yung procrastination. Meron tayong pag-uusapan na two laws of inertia. So, saan ba yung inertia? Sa physics to, ha? Huwag ka munang mawawala. Maintindihan mo bakit. First law, standing objects tend to remain stationary. In short, pag hindi ka gumagalaw, walang galaw. Tama eh, di ba? Simple lang, pero tama. Second law, moving objects tend to stay in motion. So, ano yung sabihin? Procrastination is stationary inertia. We aren't moving and we therefore don't move. Di ba? Kung isipin mo, hindi ako gumagalaw kasi wala akong magawa. Di ba? Parang ganun. Parang iniisip natin na kaya ka wala matapos kasi wala ka natatapos. So, parang isipin mo parang chicken and egg na kututusin ikaw talaga yung may desisyon para gumalaw at kapag gumalaw ka na, edi mag-start ka ng mag-produce. Ito yung matinding tinuro sa akin ni Dr. Denny. Sabi, procrastination overcome. However, moves us into the arena where the law of motion takes over. We frequently find that once we've started a project or process, we stay with it until completion. One of my favorite sayings from his friend Robert Schuller, sabi, beginning is half done. Ibig sabihin, di ba, pag nagsimula ka na, kalahati na kaagad. Kasi nga yung starting, yun yung pinakamahirap. Pero pinalitan ni Dr. Dennis. Sabi niya, beginning is half won. So ibig sabihin, di ba, pag nagsimula ka na, kalahati na panalo ka na. Kasi nga, karamihan, takot magsimula. Now, let me share to you ano yung mga natutunan ko sa kanya na sobrang lupet. Ito kasi, 7 techniques how to overcome procrastination. Number 1, take 15 minutes to identify what you are putting off. What does it mean? So, kuha ka ng papel. Tapos, dun sa papel na yon, isulat mo lahat ng mga bagay na mga dinedelay mo. As in, diba, isipin mo, pag sinulat mo na yan, dun mo makikita ano ba yung mga bagay na kailangan mong gawin. Pero, palagi mong nininext, de, bukas na yan. So, pag nasulat mo na, step 2, look at your list of tasks and do one of them right now. Okay? So, kahit isa lang. Bakit? Kasi makakapag-build ka na ng momentum kapag na-accomplish mo yung isa. Ito, malupit. Gamitin mo yung energy na ginagamit mo para magbigay ng excuse. Yung energy na yun sa excuses mo, gamitin mo para simulan siya at trabawin siya. And maugulat ka, bakit? You'll find out that action eliminates anxiety. Diba? Ako natatandaan ko nung college ako na sobrang antas ng anxiety ko kasi hindi ako nag-aaral. Pero imaginein mo kung hindi ko pinagpabukas yung pag-aaral, tapos nag-aaral ako na nag-aaral. Ibig sabihin, prepared. Therefore, hindi ka nagkakaroon ng anxiety bago mag-test. Kasi kalma yung utak mo dahil alam mo, deep in yourself, na nag-aaral ka at nag-prepare ka. Number 3, if getting started is the hardest part for you, set a designated time slot in the day to work on the list. So example, sa lunch break mo, kung 1-hour lunch break ka, yung 30 minutes, dun mo na siya ilagay. Bakit importante na merong kang time slot? Kasi kapag ka wala kang time slot, wala kang sinusundan, ano nangyari sa'yo? Hindi mo siya sisimulan. Pero kung pinlat mo na siya during the day, ano mangyari? Mapupush mo yung sarili mo para simulan na siya. Yes. Number 4, don't worry about perfection. Naku, maraming mga tao talaga na ayaw simulan kasi gusto mo ma-perfect yung isang bagay. What counts is quality of effort, not perfect results. Okay? Diba? Huwag mong hayaan na dahil sobrang gusto mo ma-perfect yung isang bagay, kaya hindi mo sisimulan. Ang mindset, dapat ito. Go through it, start it, and then, kung hindi perfect, okay lang. Bakit? May matututunan ka mang lesson doon. And kapag natutunan mo yung lesson na dapat mo matutunan, ano mangyayari sa'yo? Mag-adjust ka. Hanggang sa mag-grow ka na mag-grow and ma-perfect mo yung craft mo. Pero huwag mong hayaan na yung perfection yung makapag-stop sa'yo para makapagsimula. Number 5, if what you are putting off involves other people, consult with them. Kadalasan, ganito, kapag may involved na tao, kaya hindi mo ginagawa, mas maganda siguro kausapin mo sila. Kasi maugulat ka na yung tao na yun, imaginary lang pala na hindi ka naman niya pinagbabawalan or hindi ka naman niya ni-slow down. Ikaw lang yung nag... Yan, yan to ko hanggang 7 yan. 3, 4, 5. Ay, 5 lang. Alam mo ito, yung lack of communications can turn molehills into mountains. Ano yung sabihin? Kadalasan, di ba, pag may involved na ibang tao, akala mo yung maliit na problema, pag walang communication, parang ang laki-laki na pala. Di ba? Kaya, mas maganda, baka mamaya, ginagawa mo silang excuse yung ibang tao, yun man pala, hindi naman pala. Hindi ka naman pala nila hinahatak. O ba? Hindi ka naman pala nila pinoproblema at hindi ka naman pala minsan nila iniisip. Ikaw lang yung assuming. Di ba? Di ba? Di ba? Number 6, if you fear the consequences associated with the action you've been avoiding, ask yourself, what's the
the worst thing that could happen if I did this today? So isipin mo to. What's the worst thing that could happen kapag ginawa mo to? So it's either temporary setback or minor inconvenience. Anong isabihin nito? Yung iba kasi, ang iniisip nila, yung fear na pag ito ginawa ko, baka ganito, bagay, masyado ka nag-assume. If I were you, para hindi mo gamiting excuse yung fear mo, okay, isipin mo yung worst case scenario. And kapag naisip mo yan, makita mo na, ah, maliit lang pala. Baka hindi ka na mag-procrastinate. And last, but not least, number 7, vividly picture in your mind how you will feel once the task is done. Oh, ha? Diba? Ano may isip mo doon? Freedom from anxiety, freedom from pressure, freedom from self-doubt, diba? Pagdududa. At the same time, isipin mo, pag naka-accomplish mo na yung mga pinagpapabukas mo, magkakaroon ka ng confidence level boost, diba? And yung energy mo tataas, may whole feeling effect na parang, uy, kaya ko naman pala, diba? So, ano, magkaka-momentum ka, magkaka-next ka na things to do na gagawin, hanggang sa magulat ka na lang yung things to do mo, na-accomplish mo na lahat. So, ito yung pinakahuling iiwan ko sa inyo, yung TNT. Natutunan ko yung Dr. Dennis Wheatley. Ang sabihin nun, itong TNT, diba, parang ito yung bomba, boom, 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 boom. Pag ganun, ito yung gagamitin mo para pasabog ang mga resultang makuha mo, para yung procrastination, diba, ma-overcome mo na talaga. Ano yung TNT? Today, not tomorrow. Okay? So guys, ito, ako, itong mga natutunan ko itong kay Dr. Dennis Wheatley, marami ako relate na relate dyan nung, lalo na nung college pa ako, or lalo na nung nag-start pala ako mag-business, diba, na marami tayong mga bagay na pinagpapabukas natin. Therefore, yung result na dapat sa atin na napupunta pa sa iba. So, if I were you, diba, isa tong mga kailangan nating tanggalin na sa sarili natin, yung mag-procrastinate na mag-procrastinate. Yung sabihin, yung mañana habit, mamaya na, o bukas na, diba? Huwag nating ipagpaliban yung mga bagay na dapat nating gawin. Lalo na kung ang resulta naman natin gustong makuha is ngayon na, now na, diba? So, etong mga tips na natutunan natin kay Dr. Dennis na shinare ko sa inyo ngayon, nasa inyo yan kung gagawin mo hindi. Pero alam mo, malapit na mangyayari. Ikaw ngayon, mapastudyante ka, mga empleyado, negosyante, yung mga bagay na dapat mong matapos, pag ito ginawa mo na ngayon, ano yung pwede mong gawin? Di mas maaga kang makakapag-rest. Mas prepared ka, wala kang anxiety. And, sabi ko nga, pinaka-importante, kung napanood mo tong vlog na to, if I were you, no, don't forget to apply them and to share them. And with that, this is your mentor, Billy Dela Fuente, saying good evening, good morning, and good afternoon sa inyo lahat. Just don't forget to subscribe and hit the like button or share this video. And of course, to subscribe to our channel. So with that, maraming salamat sa inyo. Bye! Salamat. Thank you.